guys, what's up? At ayan na nga, iba yung ngiti ko. Sobrang saya ko para sa video na to. Dahil at tagal ko tong inantay. Oh my God, finally, 1K subs na tayo! 1K subs na tayo! Oh my God! So, ayun na nga. Since 1K subs na tayo, syempre deserved naman neto, di ba, na i-celebrate natin. Kasi 1K subs na tayo. Okay, so umorder ako ng super trending ngayon na tinatawag nila na sushi bake. Mahilig talaga ako sa California Maki and Salmon Sushi. As in, super duper comfort food ko yon. Pag galit ako sa mundo, pag hinainan mo ako ng pagkain na yon, kakalma yung buhay ko. So, yun nga, ngayon, meron na uuso, yun nga, yung sushi baked. So, itatry natin kung ano bang lasa niya. As in, first ever ko to natitikman. Okay, so, ito ang ating in-order. Ito siya, maliit lang muna yung in-order ko. So, kasi, trial pa lang naman. And, it comes with nori, or yung seaweeds. So, ayun na nga, matagal ko na kasi itong nakikita sa FB, sa IG, as in, ang dami nagpo-post tungkol dito sa sushi, nabulol. Dito sa sushi bake na to. So, yun nga, umorder ako, tas sakto, nag 1K subs tayo. Kaya sabi ko, okay, sakto, celebrate natin yung 1K subs. And syempre, mas bongga ang celebration natin pag na-monetize na tayo. Okay, oras na lang yung kulang natin, guys. As in, oras na lang. Konting-konting oras na lang. Marireach na natin siya. So, bago ang lahat ng kwento at ng kung ano-ano pang chika na sasabihin ko sa inyo, let's open na muna this habang mainit-init pa, no? Okay, so, first time to. Tignan natin ang kanyang itsura. Yan. Ang bagay magbukas. Oh! Tignan nyo! Amoy isda kasi sushi siya. Pero tignan nyo. Wow! Ay, dumikita. Look! It looks good, no? Yay! Tignan natin. Tikman natin agad-agad na mayroon tayo mag-chika-chikahan. Mayroon ako dito yung spoon and open na rin natin itong nori. Yun, buti na lang mabilis buksan. Okay. Dito na lang yung kalat. Uy, ang pangit ng pagkabukas ko. Ayan. So, ito ang ating nori. Ayan, mahilig ako mapak na ito eh. Yung seaweeds. So, ilang piraso lang. Siguro mga 6 pieces lang to. Okay. Tapos, pakita ko ulit sa inyo to. Yung toppings niya is nori din. And then, itong yellow is sobrang cheese. Okay. So, excited ako. Exacto. Gutom ako. Ayan. Kuha tayo ng liit. Liit lang. Ayan na siya. So, ito siya. Ayan. Nagpo-focus ba? Ayan. So, rice siya. Rice yung ilalim niya. And then, ganito daw to kainin. So, kukuha ka ng nori. And then, parang ipapalaman mo siya. Ganyan. Tapos, ito na siya. Ayan, nataas yung damit ko. May pa-off-shoulder kasi 1K subs na tayo, kaya ganti off-shoulder natin, sobrang baba. So, ito na siya. Yun, hindi pala nakafocus. Okay, first bite. Ano siya? Sobrang kalasa niya yung California Maki. Tapos,
Manga ba to? Parang may lalasahan kasi ako manga. Tapos, yun nga, yung kani, meron siya. And, ano ba? Parang hindi ko nakikita yung mga pinagsasabi kong lasa, pero nalalasahan ko siya eh. Parang may lalasahan din akong pipino, may ganun siyang effect. And pag kumain ako ng California Maki, gusto ko yung lublob sa toyo, although mali nga daw yung pagkain ng ganun. Pero ganun kasi yung way ng gusto kong pagkain. Pero ito, kahit wala siyang toyo, tsaka wasabi, tsaka calamansi, ang sarap! Subo ko ah. Bago ulit ang chika. Mm-hmm. So, nag-imbento na ito. Salamat. Idol kita. May bago na naman akong comfort food. Thank you. Ang sarap. Ang sarap niya. Yun nga, sobrang hilig ko kasi talaga sa California Maki. Alam niyo yung isang bilaon ng ano, ng California Maki. Yung mga 30 to 35 pieces nun. Kaya ko ubusin yun, sis. As in, ganun ako katakaw sa Maki. Tapos ito, na-invento to. So, sarap! Uy, my heart is so happy. Ang sarap. Wala akong ibang masabi kundi ang sarap. Hindi ako nag-OOA. Sobra ko siyang na-appreciate kasi nga sobrang addict ko sa Maki. Isipin mo, kaya ko ubusin yung isang bilao na 30 to 35 pieces. Ang sarap. Order ako ulit na ito. Yung malaki na. I love it. Nawawala yung focus ko dun sa mga sasabihin ko pang iba sa inyo. Kasi nai-hypnotize ako dito. Grabe. Sa mga friends ko, alam nila, yung talagang nakasama kong friends ko, alam nila na addict ako sa California Maki, sa Salmon. Tapos ito, kalasang-kalasa niya. Parang, oh, super heaven. Okay, so ilalagay ko yung link sa baba kung saan ko to na-order. Walang halong etchos. Ang sarap talaga. And hindi to sponsored, ha? Binili ko to sa kanya. I got this for 250 pesos. So, sobrang sulit na for 250 pesos. So, yon, order kayo sa kanya. Swear. Promise. Ang sarap. Hindi ako OA. Ang sarap. And anyway, okay, punta na tayo sa sasabihin ko sa inyo. Since 1K subs na nga tayo, meron ako request sa inyo. Isip kayo ng pwede kong itawag sa inyo as subscribers ko, parang kunyari katulad kay Michelle D, tawag niya sa subscribers niya Angels, kay Kong TV yung mga Chicken Fit Gang, yung mga kapaa, and sino pa ba, kay Rap Squad, diba, ayun yung tawag niya. So isipan nyo rin ako ng gusto nyong itawag ko sa inyo. Comment down below kung may suggestions kayo or pwedeng i-message nyo ako sa IG. And gumawa na rin nga pala ako ng FB page kasi nga 1K subs na tayo, di ba? May karapatan na akong gumawa ng FB page ko. So, ayun. Katabi, nag-ayos ako ng social media accounts. As in, inayos ko lahat. FB, IG, Twitter, and Gmail. Ayan, inayos ko lahat. Doon yun na ako i-message. So, eto siya. Ayan, ang aking mga bagong social media accounts. Okay, kasi yung lumang IG ko nga, dinilit ko. And before, may Twitter ako, dinilit ko na din. So, ayan, eto na yung final. Final na to. Promise na po. Eto na po yung mga final na accounts natin. So, dito nyo na po ako i-follow. Okay, so ayun. Isa pang request ko is yung sa intro kasi natin, 'di ba? Parang intro natin is "Hi guys, what's up?" Actually, yung intro na 'yan, hindi ko planado 'yan. Kusa na lang yung lumabas eh. Kumbaga, dati kasi nung kung napapanood niyo yung mga lumang videos ko, parang ano lang yan, "Hi guys, what's up?" Parang ganun lang 'yan. Hanggang sa nagkaroon siya ng sarili niyang tono na parang
Hi guys, what's up? Hanggang sa nagkaroon na siya ng hand gesture na Hi guys, what's up? At hindi ko rin alam kung bakit paganto at may paganyan ako. Hindi ko alam, kusa lang din lumabas yan na parang hanggang sa nakasanayan ko na na every time mag-i-intro ako. Hi guys, what's up? So ayun na nga, so naisip ko kung ano yung may isip nyo na nabulol na naman ako. So yun nga, kung ano yung final decision natin na kung anong tawag ko sa inyo. Yung hi guys, papalitan natin ng parang kunyari, hi mga babies, di ba, mga ganun. So yun sa atin, kung ano yung maging decision natin, yun na, yung guys, yun yung papalitan natin. Hi, what's up? Mga ganun. So, para ganun na yung intro natin, okay, may sarili na tayong intro. Kasi hanggang ngayon, yung intro ko, kumbaga, hindi pa final eh. Tsaka yun nga, gusto ko may tawag din ako sa inyo para bongga, para yun, vlogger to vlogger tayo. So, ayun. Yun nga, oras na lang yung ating inaantay. Ang binubuo din, para maka-apply na tayo for monetization, and yun nga, once na ma-approve tayo, syempre mas more celebration and more chika ang i-share ko sa inyo. I-share ko sa inyo yung mga naging struggle ko sa paggawa ng channel. Yun nga, sa paggawa ng channel ko, struggles, yung mga basta mga kung ano-ano na experience ko. Basta, chika siya. In short, chismis siya. At dahil alam kong gusto niyo ng chismis, okay, manood na kayo na manood ng videos ko para makapag-apply na tayo for monetization. At yun nga, pag na-approve na tayo, mag-celebrate tayo, and super daming chismis ang i-share ko sa inyo. Okay, so bago ang lahat, isa pa ulit kasi ang sarap niya. God. Sobrang sarap nito. Nakaka-in-love. As in, nakaka-in-love siya. Feeling ko kailangan natin tipirin yung nori. Kasi ang dami pa nito. Unti lang yung nori natin. Ay! Nahulog ang kutsara. May bisita pang dadating. Sis! Okay. Tipid-tipid tayo sa nori. Nahulog pa yung kutsara natin. Anyway, so ayan. At kung napapansin nyo, ganda na naman yung hairstyle ko, no? Ilang videos na natin yung ganito yung hairstyle ko. Kasi wala, natutuwa ako eh. Parang ang fresh niya lang tignan. Actually, nag-try ako magkulot. Pero hindi ko na-achieve yung kulot na gusto ko. So, ginanyan ko na lang. So, ito. Na ulit. Na-excite ako. Kasi yun nga, iba yung happiness ko talaga pag kumakain ako ng mga gantong pagkain. Okay. Ito na siya ulit. Ang sarap! Ang sarap! Naiiyak ako! Piling nyo nag-OOA ako, no? Pero, sobrang na-appreciate ko siya. Kasi ang hilig ko sa ganitong pagkain. Alam nyo ba, yun nga, di ba, nasabi ko sa inyo yung kaya ko ubusin yung ano, yung isang bilaong maki. So, kunyari, isang piraso na lang yung maki. Malulungkot ako niyan. Kasi isang piraso na lang. So, syempre, pag kinain ko na yung last piece, wala na, di ba? Kaya ang ginagawa ko kapag isang piraso na lang, pinapatagal ko yan, 10 minutes, 15 minutes, bago ko kainin. Alam mo yun, parang dinadasalan ko muna. Ina-appreciate ko muna siya ng maigi bago ko siya kakainin. Tapos pagkakainin ko na siya, andun yung lungkot at excitement, mixed emotions, kasi nga pag kinain ko, last na yun, ubus na. And happy rin ako kasi basta, ang lakas makahappy ng ganitong pagkain sa akin. Oh my God, ang sarap niya. So, ayun, share ko lang din sa inyo kung paano ko na-reach yung 1K subs.
Nag-start ako ng channel ko July last year, and yeah, 11 months bago ko siya ni-reach. Nung nag-start pa lang ako mag-YouTube, yun nga, nabasa ko may requirements na kailangan ng 1K subs and 4K watch hours. So, nung nakita ko yung 1K subs, sabi ko sa sarili ko, ah, madali lang yan, 1K subs lang naman. Bakit ko nasabi yun? Kasi followers ko sa IG, yung lumang IG ko, is parang 1,500 or almost 2,000. Yung followers ko sa Facebook, parang nasa 3,000 plus. So, sabi ko, ah, madali lang, 1K subs lang. Pero nahirapan ako. Honestly, nahirapan ako sa 1K subs. Parang, ang tagal niyang mabuo. Siguro mga, nag-start ako ng July last year, tapos mga October na, 100 subs pa lang ako. Sabi ko, ang bagal ng usad ko. Nag-upload naman ako ng video. Sabi ko, bakit ang bagal ng usad ko? Hanggang sa, kasi nga diba 12 months, so hinahabol ko yung 12 months. So hanggang sa April, netong April, ano na ako, 400 pa lang. So 600 pa yung kulang ko, April na, ilang buwan na lang. So ang tagal, di ba? Ang tagal. So parang napanghihinaan na ako ng loob. Sabi ko, hala, baka hindi ko ma-reach. Iniisip ko kasi, yun nga diba, yung span ng 12 months. Pero ang thinking ko kasi nung una, baka ma-zero lahat. Pero hindi naman pala ganun daw yon. So, i-explain ko rin sa inyo, pero different video na yung tungkol doon. So, ayun na nga, nag-worry na ako. Pinanghihinaan ako ng loob. Sabi ko, hala, baka hindi ko ma-reach yung requirements within, ano, within July. Eh, 12 months na ako ng July. Ganyan. Tapos na itong April, yun nga, meron akong 400. 421, yun yung exacto yun. Tapos meron ako nakausap na kaibigan. Then, sabi ko sa kanya, parang, yun nga, kinamusta na yung YouTube ko. Tapos parang, sabi ko sa kanya, parang, nawawalan na ako ng gana na mahoy mga aso. Wait lang. Tatapusin lang natin yung kahoy nila. May tao kasi. Ganyan sila pag may ibang tao. So, wait lang. Balik tayo sa kinakwento ko kanina. Yun nga, may isang kaibigan na kinamusta niya yung YouTube ko. Tapos nung April, 400 subs ako. So sabi ko, yun nga, pinanghihinaan ako ng loob. Baka hindi ko ma-reach. Ganyan-ganyan. Anong pecha na? Unting buwan na lang. Ang dami ko pang bubunuin na subscribers. Ganyan. Tapos sabi niya sa akin, ano ka ba? Buti nga, ikaw may 400 na eh. Yung iba nga, hirap na hirap pa buluin yung 400. Ikaw may 400 ka na. Kaya mo yan. So parang pinapalakas yung loob ko. Kaya mo yan. Ano ka lang, isip ko na ng mga content mo. Ganyan-ganyan. So parang naisip ko, o nga no, ako may 400 na, samantalang yung iba, nakikita ko parang 200 pa lang. Ganyan, sabi ko, hindi, kaya ko to. Sabi ko, may ilang buwan pa, April, May, June. July. So sabi ko, kahit hanggang June, i-target ko na ma-1K subs. So, yun nga, thank you po at nabigay sa akin within 2 months. So, ayun na nga, nung nag-start yung lockdown, dun tumaas yung views. Kasi, syempre, mga tao nasa bahay lang. So, YouTube ang isa sa pinagkakalibangan. And then, yun, ang bilis tumaas nung channel ko nung nag-start yung lockdown. Actually, March, para nasa 300 something pa lang siya. Tapos yun nga, nung April, nag 400 hanggang 500, 600. Ang bilis nung pagtaas niya. Sabi ko, huy, parang ano ah, parang ginanahan ako ulit. Sabi ko, parang marireach ko yung 1,000 na. Ganyan. Hanggang sa ayun nga, na-reach ko ngayon. So, Thank you. Hindi ko rin talaga inaasahan na marireach ko siya. So, super thank you. Ayan, I'm so happy. Thank you po sa inyo. So, yun nga, oras na lang po ang ating kailangan para ma-monetize na tayo. So, ayun, I'm so happy na na-reach natin siya. Kaya yung mga nag-YouTube dyan, yung mga baguhan pa lang din, pag may times na parang nangihina na kayo, na parang feeling nyo, ay parang hindi ko ata kaya. Kasi mabusisi ang pag-YouTube eh.
madami siyang ginagawa. Actually, hindi siya nag-i-start sa pag-film eh. Nag-i-start siya sa pag-iisip mo ng content, sa pag-iisip mo ng flow ng content, ng video, kung paano mo siya mapapaganda. And then sa pag-film, sa pag-edit, sa pag-export, sa pag-upload, sa pag-isip-isip mo ng title. Alam mo yun, dapat creative ka sa paggawa mo para pala ng thumbnail. Alam mo yun, para maging, para makuha yung attention ng tao at panoorin. Ganun eh. So, dapat talaga creative yung utak mo. And pag may mga panahon na minsan, alam mo yun, may panahon minsan na ayaw mo mag-isip eh. Yeah, dapat kapag, ano, kung gusto mo maging mag-YouTube, dapat lagi kang may bagong naiisip. Ganun siya. So, ayun. Thank you. At nakaabot tayo ng 1K subs. And, yun. Alam kong mas aangat pa tayo. Kasi nung yun ng panahong akala ko, hindi ko marireach yung 1K. Ito na siya, na-reach ko na. So, alam kong... Ay, meron pa pala ako i-share sa inyo. Meron isang nag-comment, isa sa mga videos ko, na sabi niya sa akin, parang, ma'am, almost 1K subs ka na. Pag 100... Pag 100... Bulol na naman, pakatlo na to. Pag 100K subs ka na, wag mo akong kalimutan. Ganun yung ano niya, ganun yung comment niya. And hindi ko siya kilala. Tapos parang, na-appreciate ko na oo nga, no? Kung yun ngang noon na 1K, di ko na i-imagine na marireach ko. Tapos ngayon na-reach ko. So, alam ko marireach ko rin yung 100K. So, ayun. Ano lang talaga. Tiwala lang sa sarili. And, pag may panahong, may panahong napanghihinaan ka ng loob, kailangan isipin mo na hindi. Bastos naman ang motor. So, ayun, isipin mo na hindi, kaya ko to, nasimulan ko na, kailangan ma-reach ko yung goal. Ganun siya. So, nakaka-motivate din ang pag-YouTube kasi yun nga, naging creative ka and syempre, nakaka-happy kapag may nanonood ng videos mo. Ayan, speaking of nanonood ng videos, ang pinaka-highest views ko na ngayon sa isang video is 11,000 views na almost pa 12K na rin. Kaya super thank you po sa inyo. Super thank you po. Kaya rin, ang bilis ng pagtaas ng watch hours ko. So, ayun, konting-konti na lang talaga as imaabot na natin yung 4K watch hours. Kaya, ayun. Actually, na-excite ako na kinakabahan. Kasi nga, di ba, parang yung iba nadi-disapprove, ganyan. Hindi ko rin alam kung ano yung reasons doon, pero sana naman hindi na natin maranasan yun. Kasi parang i-re-apply pa yan, may mga kung ano-ano pang process. So, sana maging okay na po. Ayun, ganun siya. So, ayun lang muna yung ma-share ko sa inyo. So, pag nagkaroon na tayo ng monetization celebration, mas marami pa ako i-share. More chika, more pasabog pa ang i-share ko sa inyo. Sa ngayon, enjoyin ko muna ang pagkain nito, no? Alright, so I guess that's it for this video. Thanks for watching, guys. Don't forget to subscribe. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe na! Bye-bye! Thank you!